Ang bawat bata ay may mga pangarap. Pangarap na makapag-aral, maging doktor, maging teacher, at pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Pero para sa akin, gusto ko lang makapagtapos ng pag-aral at mabigyan ng magandang buhay ang aking nanay. Hindi lahat ng tao ay nakakamit ang kanilang mga pangarap. Pero minsan, may mga taong dadating, tutulungan tayo maabot ng mga ito. At yan ang aking kwento. Nagsimula ito nung pumunta si Jomar sa amin. Ikoy! Ma, laro lang kami ni Jomar. Tara! Hoy! Kunin mo yan. Hay nako. Daan-daan akong pumasok sa gate para hanapin ito. Tahimik ako naglakad patungo sa bola. Dahan-dahan ko itong nilapitan at kinuha. Pagkakuha ko nito, agad-agad akong umalis. Pero... Wow! Chicken! Paborito mo yan, di ba? May narinig ako. Chicken. Napaisip na lang ako. Kailan kaya ulit ito makakain ng chicken? Kasi hindi ko na matandaan kung kailan ang huli kong kain nun. Sumapit na ang gabi at oras na para magbenta na ako ng balot. Balot? Balot? Tuwing nagbebenta ako ng balot, di ko maiwasan tumingin sa mga bintana. Nakikita ko kung anong meron sila. Nawala ako. Tulad nito, masayang pamilya nila. Sama-sama silang nanonood ng TV. Kami nga, walang TV. Ito namang isang bahay. May mag-inang magkasamang nag-aaral. Tinuturuan ng nanay yung kanyang anak sa kanyang assignment. Buti pa sila kasama. Kinabukasan,
Kinagabihan ay nagbenta na ako ng balot. Balot? Pero, balot kayo ang gabing ito ay kakaiba sa mga nakalipas na gabi. May isang babaeng bumili ng balot sa unang pagkakataon. Bata, bata! Siya yung babaeng lagi ko nakikita. Magkano ang balot? Nakasalubong at nasisilip sa bintana. Ilan po? Ah, bilhin ko na lahat ng iyan. Ha? Ang sipag mo naman. Ay, may gusto pala akong ibigay sa'yo. Lagi mong suotin ito, ha? Sino po si Jesus? Naku, hindi mo pala siya kilala. Upang lubusan mo pa siyang makilala, sumama ka sa akin sa Sunday. Isama mo na rin ang inyong pamilya. Dumating na ang araw ng Linggo at papunta na kami sa simbahan. Pagkadating namin sa church, dumiretso na kami sa Manna from Heaven office upang ipalista ang aking pangalan sa mga benepisyaryo ng Manna Project. Tuwing Linggo ay umaattend ako sa Taytay First Church of the Nazarene para pumunta sa Sunday School. Nang dahil sa Sunday School, natutunan ko magbasa ng Biblia at magdasal sa Diyos. Dumating din ang birthday ko at nagpahanda ang bana sa bahay namin. Sa wakas, nakain na rin ako ng masasarap na pagkain. At isa na doon, ang chicken. Sumasama din ako sa mga dental check-up ng bana para makita kung may sira ba ang aking mga ngipin. Nanay ko naman ay tinutulungan ng mana para magkaroon siya ng makapagkakita ang trabaho. Samantalang ako, tinutustusan ng mana ang aking pag-aaral mula elementary, high school, pati na rin sa college. Binabantay naman ng mana ang aking grades. Dapat walang bagsak. Sa wakas, nakagraduate na rin ako. Salamat sa Diyos at nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Malaki ang pasasalamat ko sa mana dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ko mararating kung ano ako ngayon. Kaya ngayon nagtatrabaho na ako. Nagdodonate ako sa mana para magpatuloy pa nila ang kanilang ginagawa. Salamat talaga sa mana. Salamat sa Diyos. Let them climb, let them learn and